limang miyembro o staff ng Presidential Security Group ang naambush sa Marawi City. Wala pang isang oras ang nakakalipas. Itong grupong ito ay parte ng convoy ng humigit kumulang daw ay 50 miyembro ng Presidential Security Group at kasama pa ang ilang miyembro ng RTVM. Sila yung advance party dahil na sinasabi na balak pumunta ng Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Lanao del Sur para silipin ang kalagayan ng operasyon laban sa Maute Group. Ang nangyari daw ay sila ay papunta sa 103rd Infantry Brigade Headquarters, yun ay nasa Marawi City, para pag-usapan na itong planong pagbisita ng Pangulong Duterte at bigla raw may sumabog na improvised explosive device sa daan at pagkatapos noon ay pinaputukan sila ng mga hindi pa nakikilalang tao galing sa mas mataas na bahagi ng kalsada. Sa buong staff ng PSG, hindi natin alam kung ito anong klase, anong katungkulan ng mga ito. 5 sa kanila ang sugatan, pero 2 sa mga sugatan na ito ay medyo malubharaw at ang tama. Mayroong tinamaan sa liig at mayroong tinamaan sa bandang ulo. Sila ay i-airlift para mas mabigyan ng karampatang lunas papunta sa headquarters ng 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro. Ang iba naman ay dadalhin lamang sa mas malapit na ospital. Yan ang huli rito mula sa Lanao del Sur. Yes. Shara, yung mga suspect pa rito ay meron bang hawak ngayon o mga otoridad? Hindi nila nahuli, pero ang sinasabi ni Colonel Jean Ponyo, siya ang Deputy Brigade Commander ng 103rd Infantry Brigade, siya ang nandun ngayon, malaki raw ang posibilidad na ito ay mga miyembro o taga-suporta ng Maute Group na naghahanap ng diversion para ma-distract ang tropang nag-ooperate dito sa Butig at mabawasan ang pressure papunta sa kanila. Pero ang sinasabi nila, wala raw marka itong convoy. Hindi nila alam na ito ay PSG at hindi rin na, kahit na kami ay nabigyan ng advance information, hindi rin natin ito inilalabas dahil nga para masiguro ang seguridad ng grupong ito. Kaya ang sinasabi ni Colonel Ponyo ay baka opportunity lang itong pamamaril, itong IED explosion na ito. Nag-aabang lang sila kung sino man ang mukhang pwedeng targetin dahil kahit sinong patamaan mo dyan ay siguradong magugulo ng konti ang deployment ng armed forces dito. Ano bang pakay ng Pangulo at bakit siya pupunta dyan? Ang impormasyon ay gusto niyang silipin na itong operasyon galing sa dito sa Butig laban sa Maute Group. Ongoing pa rin yung operasyon ngayon. Sa katunayan ng nangyayari ng itong ambush, ongoing yung paghulog nila ng bomba sa bayan ng Butig. At yun nga ang gusto sanang kamustahin ng Pangulo. Pero sa kasamaang palad nangyari itong ambush, halos kasabay nitong mga ilang minuto lang pagkatapos itong ambush, Julius. So wala ka bang impormasyon kung matutuloy o kansilado na yung kanyang pagbisita dyan? Wala pa tayong impormasyon tungkol dyan. Pero kanina may naglanding na presidential chopper dito sa command post malapit sa Butig. Pagbaba ng mga pasahero, biglang nagsibweltahan at sumakay uli at lumipad uli yung chopper papalayo. At saka na namin nalaman na may problema nga sa Marawi. Kaya inaalam pa nga natin kung ano pa ang magiging galaw ng PSG. Okay. Isang araw bago ang inaasahang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lanao del Sur, tinambangan sa Marawi City ang convoy ng mga sundalo at Presidential Security Group. Siyam ang nasugatan sa ambush. Sa kabila nito, itutuloy pa rin daw ng Pangulo ang nakatakdang pagbisita niya sa Lanao del Sur kung saan nagpapatuloy pa rin ang opensiba ng militar laban sa Maute Terror Group. At live mula sa Iligan City, may report si June Veneracion. June? Marisa, Chino, nagkakasunod-sunod yung mga pangyayari sa bansa na may kinalaman sa seguridad. Una nga yung idunusad na military operation laban sa teroristang grupo sa Lanao del Sur. Sumunod naman yung bombang natagpuan malapit sa US Embassy. At ngayon ay itong pang-ambush sa convoy ng Presidential Security Group. Isang araw yan bago ang inaasahang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Lanao del Sur. Nangyari ang lahat ng ito sa loob lamang na isang linggo. 2 sundalo at 7 miyembro ng Presidential Security Group o PSG ang sugatan matapos sumabog ang isang improvised explosive device sa Marawi City. Sa gilid ng isang pangunahing kalsada, itinanim ang bomba. Malakas po yung pagsabog na mangyari kasi
para matamaan po yung dumadaan na sasakyan. Ano? Sabi ko nga po, baka nandyan lang siya naka-lookout kasi hindi niya naman po makikita yung sasabog kung ilang kilometro siya, malaming malapit lang siya dito. Bukod sa pagsabog, nagpaulan pa raw ng bala ang 5 hanggang 7 gunmen na nakabang daw sa mataas na bahagi ng kalsada. Inasinta nila ang 5 military vehicle at 3 civilian vehicle na napuruhan sa pagsabog. Kabilang sa mga nakasakay roon, ang mga PSG na advance party sa inaasahang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lanao del Sur bukas. Kasama rin sa convoy ang ilang sibilyan mula sa Radio TV Malacanang o RTVM. Baril, tapos takbo na kagad. Ilus lang eh. Harassment lang talaga. They just intend to inflict casualty. Ayon sa militar, ang mga sundalo talaga ang target ng ambush. Diversionary tactic daw ito ng Mauti Terror Group. Ang target ngayon ng opensiba sa Lanao del Sur. Ang pagbisita sana bukas ng Pangulo ay para kumustahin ang military operation doon. May mga nagpayo raw sa Pangulong Duterte na huwag nang ituloy, pero wala raw siyang balak na ipuspon ang pagbisita. I'm going there because I'm just simply going there. The advice was to postpone. I said, no, I'll go there. And if possible, take the same route. Maybe we can have a little gunfight here, gunfight there. Exercise, baka. Kung hindi ako lulusot, nandiyan naman. That's why we have a Vice President, Lenny Robredo. Then we can have a gentle president also in exchange for the discourteous mouth. Pagtitiyak naman ang tagapagsalita ng PSG, may sapat silang training para masiguro ang kaligtasan ng Pangulo. Panglimang araw na ngayon ang operasyon ng militar laban sa Mauti Group. Pero wala pa rin humpay ang bombahan. Kanina umaga, isang opisyal ng army ang nasugatan sa clearing operation. Pinagpistoan niya yung mga concrete ng bahay, yung mga buhos. So dahil mahirapan kami sa kuwan doon, nagkuwan kami ng ibang ruta. So pag approaching namin doon na nakuwan na pinikap-pikap yung pinikap. So dito nasugatan yung kwarto. Yung unang tama. Ito naman ang aktwal na kuha sa paglusob ng militar sa kuta ng Mauti Group sa bayan ng Butig. Sinasalubong ng putok ng mga terorista ang nag-ooperate ng mga sundalo. Sabi ng militar, nakakalat ang sniper ng Mauti. Pinagpisto nila parang yung isa, second floor, so pwede sila makataputok doon. Yun yung advantage din nila kasi kabisado nila yung lugar. Dito na ba yung kanina? Kaya sa paglusob, kailangan pang magkubli ng mga sundalo sa tangke. Mula sa ere, mga air asset ng armed forces ang dumidikdik sa mga kalaban. Batay sa obserbasyon ng militar, halatang kinakapos na raw ng bala ang Mauti Group. Problema rin daw nila ang supply ng pagkain. Sa tala ng AFP, may 4 nasawi sa hanay ng kalaban. Kahapon, kinumpirma mismo ni Pangulong Duterte na may ugnayan ang Mauti Group sa international terrorist group na ISIS. Paliwanag ngayon ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Yung direct siguro meron na, but the formal na under na talaga sila na sila yung tao rito talaga, yung part of the caliphate nila, ay yung hindi pa namin nakukonfirm yun. Bago nangyari yung ambush kanina sa Marawi City ay may natanggap na daw ng mga report ang militar na magsasagawa ng diversionary attack yung mga tinatawag na sympathizer nga ng Mauti Group para madiskaril yung ongoing military operation sa bayan ng Butig. Napaghandaan naman daw ito ng militar. Ang nangyari lang daw talaga ay nasingitan sila kanina umaga. Maris. Alright, June, ang sinasabi ay posibleng ang diversionary tactic ito ng Mauti. Pero ang sinasabi rin ng mga authorities, itong Mauti Group ay they are suffering heavy losses at this point. Pero nagagawa pa nilang gumawa ng ganito ka-bold and aggressive na move, especially sa mga PSG pa, ano, mga Presidential Security Group. Ano ang gusto nilang ipakita sa ganitong mga hakbang ng Mauti Group kung talagang ang diversionary tactic ito, June? Not necessarily yung Mauti Group, Maris, kasi yung, alam naman natin yung Mauti Group,
ay yung main group na yun, yung core ng grupo na yun, ay nai-engage ngayon at naiipit dyan sa may bayan ng Butig. Sila yung napapalibutan ngayon dyan ng militar. So itong nagsagawa nitong tinatawag na diversionary attack na ito, Maris, ang hinala ng militar ay mga sympathizer ito, mga kamag-anak ito ng Mauti group, not necessarily part ng grupo, pero mga kamag-anak at sumisimpatya doon sa ipinaglalaban puno nitong Mauti group. So ang nangyayari ngayon ay habang nagpapatuloy yung operation doon, meron naman silang mga sympathizer na gumagawa ng eksena dito sa Marawi, at ine-expect nga ng militar na hindi lang ito pwedeng dito lang sa Marawi ma-confine, pwede pa itong kumalat dito sa ibang area ng Mindanao, at yan ang kanilang pinaghahandaan na, Maris.